All right, we are now live. Magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat, sa parte man kayo ng mundo nanonood. So I hope naririnig niyo ako na maayos. Okay naman yung audio ko. Makikita ko dito, okay naman yung audio ko. So shoutout muna sa pinakang una na nag-comment na nakita ko. Okay, pinakang unang comment na nakita ko si Charmaine Masangkay. Okay, shoutout sa iyo. Payaman ka, Charmaine. Okay, magandang gabi ulit sa inyo. So, I hope nag-dinner na din kayo. Pwede naman kayo mag-dinner habang nanonood. Mention nyo yung inyong mga teammates, members, friends na alam nyo matutulungan nitong ating Q&A session para makapagtanong rin sila. No? Kung ikaw upline, ikaw na lang yung magtanong para sa kanila kung nahihiya sila. Alright. So, yan. Shoutout sa mga nandito na. Okay, magbigay muna tayo ng shoutout bago tayo magsimula. Kasi, natutuwa ako kasi meron ng mga nagtatanong agad, no? So ito yung siguro mga naunang nagtatanong na to ay yung mga hindi ko nasagot last week. Okay, tama yan. Okay, payaman, tama yung ginagawa nyo. Okay, so shout out muna sa mga nandito na, kay Steph, Josephine. Ay, si Josephine, isa sa mga pinakamasipag kong members yan, no? Shout out kay Aleha from UAE, Shell, Jimmers, Trisha, John Roy, Dominic, si ba, Rahib, Dexter, James, Jen, ayan si Jen. Okay, congrats Jen. By the way, no, congrats kay Jen. Isa sa mga masipag ko rin na member yan, nakasama sa top sponsor ngayon sa amin. Alright, sino pa nandito? Ronnie, Nening, Rob? Lloyd na lang, Lloyd. Para hindi ako magkamali. Sino pa yung mga nandito na? Mylen, ayan, shout out sa inyo, GN. Oh, si Wolf Queen, long time no see. Para ngayon na lang ulit kita nakita nag-comment dito. Okay, ayan, si Junjun, isa sa mga leaders ko to. Andro, Jessa, Sid, Mark, kay, ayan, Mac, shout out. Okay, so ayan, Jerem. Sino pa? Jovet, Master Jern Maya. Okay, Lovely, kay Martin, Maureen. Ay, Maureen. Okay, ayan. So, shoutout sa inyo mga nandito na. So, mag-start na tayo, no? Kasi meron akong training after nito. So, meron na lang tayong approximately 45 minutes. Kasi dapat matapos ko ito ng mga 55. Okay, 8:55, ganun. May training ako. May training, exclusive training pa ako pagkatapos nito. So, yun. Sagutin na natin yung mga tanong nyo. No? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Nasabi ko naman na lahat ng kailangan ko sabihin doon sa introduction. So, I hope naririnig nyo ako na maayos, ha? Alright. So yan, payaman. Okay. So mga palaging umaten, payaman. Sa mga first timer pala, nalimutan ko. No, comment kayo dyan kung first time ka. Kung first time mo sa ating Q&A session para mabigyan kita ng special shout out. Sa mga payaman, no, yung mga payaman, yung palaging umaten ditong ating Q&A session. Yung mga consistent na nandito, okay, yung mga payaman natin yan. Alright. So, si John Roy pala, taga Lucena. No, taga dito ka lang sa amin. Pag na-meet mo ko, kawayan mo na lang ako. No? Kasi hindi ko kayo makikilala. Kung okay ka na lang, lapitan mo na lang ako or whatever. No? Para ano, masaya. Okay. Question ba to? Eh, well, hindi ko alam kung question itong kay Jemmer. Parang hindi. Parang nag-share lang si Jemmer. So, hanap tayo ng question. O, ayan. Ayan, ito. Kay Rahib. Ang tanong niya is anong magandang gawin? Mag-post sa timeline or sa Facebook page? Okay, ano daw yung magandang gawin? Gawin mo parehas. Okay, wala namang ano dyan eh. Wala namang, ito ang palagi niyong tatandaan, wala namang one size fits all na strategy. Ibig sabihin is, ito lang yung gawin mo, yayamang ka na for sure, walang ganun. Especially pagdating sa strategy, halimbawa nag-work yan ngayon, pwedeng next week hindi na yan mag-work. Pwedeng next month hindi na yan mag-work. Pwedeng after 6 months hindi na yan mag-work. Usually, mabilis lang yan mawala. Mabilis lang siya magbago. Yung mga strategy. Kaya kailangan palagi kang try ng try. May try ng try. Kasi kung sakali man, halimbawa, nag-post ka sa timeline mo, tapos nag-post ka sa page mo, walang pumansin, eh, no, ngayon. Hindi, mag-try ka ulit ng iba. Di ba? So, ganun yan. So, hanapin mo kung ano yung mag-work. Pagdating sa mga strategy, walang one size fits all. Okay? So, yun. Yun ang sagot ko regarding yan. Next, from James. Tanong ba to? Ay, tanong nga. Sir Carl, tinatamaan din po ba kayo ng sobrang katamaran? Ano-ano po yung ginagawa nyo para bumalik yung gigil nyo bilang networker? Can you give us po at least 3 advice? Katamaran, oo. Pero sobrang katamaran, hindi. Hindi. Kinamumuhian ko yung salita na yan.
Yung katamaran, yung salita na yan. Nung nagsisimula ako, naaalala ko, nagsisimula ako, pre-practice ko yung sarili ko na wag kong sasabihin yung salitang, yung phrase, yung sentence na tinatamad ako. No? Pre-practice ko yung sarili ko na wag sabihin yon. Every time na nahuhuli ko yung sarili ko na na sinasabi ko yun, tinatrash to ko yung sarili ko, minumura ko yung sarili ko. No? And then, nung nagkaroon ako ng mga members, ganun rin yung ginawa ko sa kanila. Sabi ko, wag na wag mong sasabihin yung sumpang salita na yan. Eh, tinatamad ako. Kasi ganun kapag ka sinabi mo yan, mararamdaman mo talaga. No? Kasi ang palagi ko sinasabi sa sarili ko, noon, nagsisimula ako, wala namang kahit na sinong yumaman o masenso na tamad. Meron ba? May kilala ba kayo? Pakilala nyo naman ako. No, baka nasa Guinness Book of Record yan. Di ba? Siya lang yung bukod tanging tao na yumaman dahil sa katamaran. Wala namang ganun eh. Di ba? Yung mga lodis nyo na nagsishare ng ano nila, ng mga success stories nila, nagsishare ng mga results nila pag nag-speech sila sa stage, di ba? Meron ba kayong narinig na buti na lang talaga, tamad ako, kaya ako umasenso sa buhay? Wala na ba kayo maririnig na gano'n? Di ba? Palaging sinasabi, sinipagan ko, sinipagan ko, sinipagan ko. Palaging nandun yan. Okay? Palaging nandun yan. So, yun yung ano, yun yung ano ko dyan, yan yung takeaway ko pagdating dyan. Yung masasabi ko sa inyo pagdating dyan. No? Yun ang unang tip. No? Huwag nyo sasabihin yung salita na yun. Yung tinatamad ako. Okay? So, number two, kasi tatlo daw eh. Sabi ni, ano, sino na nga ba nagtanong? Nalimutan ko na kaagad yung nagtanong. Sorry. Nawala na. Comment ka na lang ulit. Nawala kasi. Nawala na yung comment eh. Buti na lang. Kinaka-copy-paste ko na lang yung mga nagtatanong. Baka mawala na lang. Okay. So, yun. Yun yung unang advice. Huwag niyo sasabihin yung salita na yun. Okay? Yung phrase na yun. Number two is, kapag ka, ito yan. Kapag ka, ito, dito na papasok si ano ulit, si reason why. Si reason why kasi talagang magagamit mo sa lahat eh. Ang nagiging problema kasi masyadong nagiging overrated si reason why. Na sa lahat na lang ng bagay, yun na lang ang nagiging sagot. Kaya siya naging, naging common. Pero napaka-powerful ng reason why. Okay, super powerful ng reason why. And I hope na alam nyo yun at naintindihan nyo yun. Kung sakaling hindi man, kailangan nyo intindihin na super powerful ng reason why. Okay, so dito na ulit, babalik si reason why. Kapag nagtamad-tamad ka ba ngayon, pag tinamaan ka ng katamaran ngayon, normal naman, inaabot tayo ng mga ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, practice. Nung nagsisimula pa lang ako, 7 years ago, pre-practice ko na yung sarili ko na ganon. So, na hindi ako tumatrabaho base sa mood ko. No? Hindi ako hahataw kasi nasa mood ako. Tapos hindi ako hahataw kasi wala ako sa mood. Hindi ako ganon. Mahirap yung sinasabi ko, madaling sabihin, mahirap gawin. Pero ganun talaga i-practice eh. Depende na yun kung gano'ng katindi gusto mo maging successful. Kailangan mo talagang gawin. So, number 2 is si reason why. No, alalahanin mo si reason why. Pag inabot ka ba, tinamaan ka ng katamaran, kung ano man yung reason why na pinagsasabi mo, yung drama mo, gusto kong maiahon sa kahirapan ng pamilya ko, yung mga ganong drama mo, ma-achieve mo ba yon? Pag inabot ka ng katamaran, isipin mo nga na maigil. Di ba? So yun. Kasi nakakalimutan natin eh. Pag tayo yung mga ganyan, pag tayo ay nagkakaroon ng mga ganyang mood na yan, negative, positive na mood, normal yan. Oh, lahat tayo nagkakaroon ng ganyan. Ang pinagkaiba lang is yung response natin sa mood na yun. Yung mga nagiging successful, yung mga kumikita na malaki, yung mga nagkakaresulta, hindi sila nagpapadala sa mood. No, kabaliktaran ng mga hindi successful, ng mga walang resulta, palaging nadadala sa mood. So, mood yan, yung katamaran na yan. So yun, kapag ka hindi mo na, kapag ka inabot ka ng katamaran na yan, ma-achieve mo ba kung anong sinasabi mo ng mga sa reason why mo, yung mga goals mo na yan? Diba, hindi naman. Alam mo naman yung sagot. So yun. Kasi, yun nga, nandun tayo sa ano eh. Ang nangyayari kasi, sarili na lang natin yung iniisip natin. So kailangan natin i-remind ulit yung sarili natin, bakit nga ba natin ginagawa itong negosyo in the first place. And by the way, kung yung reason why mo is more on para lang sa sarili mo, medyo alanganin ka, medyo alanganin yung ano mo, medyo alanganin yung tawag dito, yung success mo. Kasi madali kang susuko kung para sa sarili mo lang naman. Madali mo lang sabihin eh, okay lang naman, siguro hindi to para sa akin eh. Madali mong sasabihin na ganun eh, kung sarili mo lang naman yung iniisip mo. Yung walang kinalaman sa iba, yung reason why mo. Ganun, yun yung tinutukoy ko. Kaya,
tingnan mo na maigi. Kasi for example, yung palagi ko sinasabi, diba, sa mga nakaraan kong live, sa mga videos na ginagawa ko, ang reason why ko, hindi naman talaga family ko. No? Hindi ako yung typical na reason why na, gusto ko kasing makatulong sa magulang ko. Yes, gusto ko na ganun, pero hindi talaga yun ang reason why ko. Kumbaga, na-realize ko na, nakikireason why lang ako kasi feeling ko yun yung tamang sagot eh. Diba? Nakikiganon lang ako, nakikigaya lang ako. Pero hindi naman talaga yun ang reason why ko kasi sa family side ko, di naman nila ako kailangan. Kasi mga independent, mga kapatid ko, parents ko, independent, di man nila ako kailangan eh. Ang pinakang reason why ko talaga is ma-pride ako. Yun ang reason why ko. Nung nagsimula ako, yun ang pinakang reason why ko, ma-pride ako. Ayaw ko kasi na sabihin ng mga taong hindi naniwala sa akin, ng mga nag-reject sa akin na tama yung desisyon nila na hindi sila naniwala. Diba? Ayoko sasabihin nila sa huli na buti na lang, di ako naniwala sa'yo. Hindi kaya ng pride ko yun. So, yun yung sinasabi ko. Walang, may kinalaman sa akin yun, pero hindi puro sa akin lang. May kinalaman sa ibang tao. Diba? Pero kung ang sinasabi ko na reason may na pang sarili lang is gusto ko lang kumita kasi wala akong magawa eh. Boring eh. Yung mga ganun, walang kwenta yun. Walang kwenta yun. So, kaya kailangan makahanap ka ng ganun na reason mo. Okay, so yan yung sa advice number 2. And number 3, sanayin mo yung sarili mo na nagpa-profit producing activity. So ano ibig sabihin nun? Profit producing activity, PPA for short. Selling, recruiting, prospecting. May kinalaman sa pagkita. Recruiting, selling. No, para maka-recruit at makabenta, kailangan nagpa-prospecting ka. Kailangan sinishare mo yung business mo. Kailangan sinishare mo yung product mo. Every single day. Kailangan sanayin mo yung sarili mo for the next 72 days. Tama ba? Tama ba ako? 72 days nga ba? 72 days kasi yun yata yung alam ko na para makapag-create ka ng bagong habit. Kung hindi 72, 64. Research nyo na lang sa Google. Pero hindi yan 21 days ha. Hindi yung 3 weeks, hindi yung 1 week. Hindi ganun mag-create ng habit. Basta alam ko 3 months yan. 3 months above. Para makapag-create ka ng habit. 3 months above. So 90 days. 90 days. So, mali pala yung dalawa kong unang sinabi. So, yun na lang. Basta nandun yan sa range na yan. 2 to 3 months and above. Napaulit-ulit mo siyang ginagawa every single day. Hindi naman kailangan 24/7. Wala naman makakagawa nun. Pero every single day, to the point na automatic mo na siyang ginagawa, to the point na hinahanap-hanap mo na siyang gawin, to the point na hindi ka mapakali pag hindi mo ginagawa. Di ba? Ganun. So, naging habit na siya. Ibig sabihin, automatic na. Kailangan maging ganun. So, para siya maging habit, kailangan paulit-ulit mo siyang gagawin. Sa simula, willpower lang muna yung kailangan mo. Ikaw muna, kailangan mo munang pilitin yung sarili mo sa simula na gawin yung mga profit-producing activities. Yun lang naman yung activity na nagmamatter eh. No? Yun lang naman talaga yung activity na nagmamatter. Hindi training, hindi leadership. Hindi ko sinabing hindi importante yun ha. Ang sana sabi ko is yun yung pinakang importanteng activities. Profit-producing activities. Selling and recruiting. Yan ang negosyo natin eh. Diba? Pag ikaw nagkaroon ng sari-sari store, anong bukod tanging iniisip mo? Makabenta. Nag-iisip ka ba ng leadership training? Nag-iisip ka ba ng ano? Ng manood ng kung ano-ano? Diba? Nag-iisip ka ba ng keeping? I hope nagigits nyo kung ano yung sinasabi ko. Importante yung mga binanggit ko na yon, pero hindi yun ang pinakang importante. Profit producing activity ang pinakang importante. Kung gusto mo magkaroon ng resulta lang naman. No? Pero kung gusto mo lang magkaroon ng kaibigan, edi mag-focus ka sa keeping. Okay? So yun. Yan yung tatlo. I hope nasagot ko yung question. Sino na yung nagtanong? Nalimutan ko yung nawala kasi yung comment eh. Sorry. Alright. So yun. Next question na tayo. Ito from Steph. By the way, pag nalampasan ko yung ano ha, yung question nyo, i-comment nyo na lang ulit kasi naangat yung comment sa Facebook. Nawawala. So itanong nyo na lang ulit pag nalampasan ko. Okay. From Steph. Kailangan po ba nasa Steph Castillo? Kailangan po ba nasa active GC kang team? Kumbaga po ka-team mo po yung mga top income earners kasi for me po magandang advantage 'yun pero nakadepende sa sarili. Okay, so medyo hindi klaro sa akin kung ano yung tanong, pero sa pagkakaintindi ko, kung okay nakasama mo yung mga top earners sa isang GC. Oo naman, wala ang actually privilege nga 'yun kasi top earner. Top earner, ibig sabihin pwedeng makabigay sila ng mga tips sa inyo, 'di ba? Pwedeng makuha niyo yung mga tawag dito, yung mga habits na ginagawa nila, pwedeng ma-share nila yung energy nila sa inyo kahit nasa GC lang, 'di ba? Okay lang naman, wala naman problema. Wala naman ako nakikitang problema dito.
Okay, pero yun, tama rin yung sinabi ni Steph na nakadepende sa sarili mo yun. Walang kwenta kung kasama mo yung mga top manager, di mo naman, pero hindi ka naman tumatrabaho. Ito yan, ito rin, ito pala yung may isang problema pala akong nakikita pagdating dyan. Ito problema to ng mga uplines, okay? Problema to ng mga uplines. So, sa mga uplines sa inyo dyan, kailangan maintindihan nyo to. Yung mga uplines, di ba, syempre, especially kapag hataw na hataw, power, pahataw na hataw ako, gigil na gigil, payaman tayo, payaman. Diba? Ang pinipilit nilang gawin, pinipilit, dun nagiging, yun ang nagiging problema. Pinipilit nila na maging ganun din ang galawan ng mga member nila. Okay? So, paano naging mali yun? Eh, maganda nga yun, di ba? Kapag pag naging ganun ang galawan ng mga member, kung ako upline top earner, di magta-top earner din sila. Sa totoo lang, mas malaking harm yung ginagawa mo kung ikaw ay upline tas ginagawa mo. Mas malaking harm yung ginagawa mo sa mga member mo kaysa sa good. May good yun. Yun maganda yun. Yung part na yun pag ginaya ka. Ginaya. Pero most of them, karamihan sa kanila, lalo na kung marami kang members, nadi-discourage. Okay? Nadi-discourage. Bakit? Ipinipilit mo kasi bilang upline, naggayahin nila yung kasalukuyang ginagawa mo. Which is, di naman kayo magka-level. Kumbaga parang pinipilit, kumbaga sa laro, di ba Mario, di ba mga batang 90s, eh hindi ko alam kung may mga Gen Z na ba dito, sa tingin ko may mga Gen Z na dito eh. Yung mga millennial, katulad ko, parang pinipilit mo na ipa-level 50 yung member mo, level 1, di pa nga nakakalampas ng level 1 eh. So yun yung nangyari, kaya nadi-discourage sila, ang hirap naman, ganyan ba yung kailangan kong gawin para maging, para umasenso, siguro hindi to para sa akin. So, yung mga potential sana na maging successful, nawawalan na. Kasi nga, nasobrahan. No? Even though maganda yung intention. Sabi nga eh, you can be sincere, but you can also be sincerely wrong. Sincere naman yung intention. Maganda naman na gusto kong maging katulad kita. Pero mali yung proseso eh. So, yun. So, naisingin ko lang kasi pwedeng ganun eh. Pwedeng maka-harm. Doon to pwedeng maka-harm. Yung kasama mo yung mga top earner sa GC. Tapos ikaw nagsisimula ka pa lang, 3 months ka pa lang, 6 months ka pa lang, 1 year pwede na, 'di ba? Pero ganun. So, mai-intimidate ka, madi-discourage ka kasi hindi mo kayang abutin agad yung level nila. Eh yung mga tao ang gusto nila, ina-expect nila is ma-achieve rin agad nila kung anong na-achieve ng mga iniidolo nila. Kasi kalokohan hindi naman agad. Pwedeng mangyari, hindi naman imposible, pero most of the time hindi ganun ang case. So, dun siya nagiging harm. Power ba? Okay, so kaya kung mapapansin nyo, bakit ganun? Kung ikaw upline na ganun, bakit ganun? Pinapakita ko naman sa kanila, nahataw ako, payaman ako. Diba? Tapos ganun, bakit walang ano, bakit nag-inactive pa sila? Nag-quit pa? Baka ganun na yung nangyari. Yung sinasabi ko, nadi-discourage na sila. So yun yung disadvantage nung part na yun. So instead, ako personally, ang ginagawa ko, hindi ganun. Ang personally ginagawa ko is meron akong hiwalay na GC para dun sa mga tao, mga leaders ko, na pagka, yun yung mga pinapower ko. Yung mga leaders ko. Na? Hindi man everyday. Pero kapag nasa mood akong mamawer, sila yung pinapower ko. Doon ako nag-aana ng energy sa GC na yun. Kasi alam ko, hahataw yan kahit hindi ako mamawer o hindi. Mamawer ako hindi, hahataw yan. No? Nai-inspire pa sila. Hindi sila nadi-discourage. Nai-inspire pa sila. Kasi alam nila na yun yung future nila. Eh, yung mga bago kasi di pa nila masyado naiintindihan. Yun. Power, no? Nakakuha tuloy kayo ng magandang tip dahil sa tanong ni Step. Kahit na medyo di naman yun yung sagot sa tanong niya. So, yun. Oh, so, sa downline perspective naman, sa downline perspective, no? Ang palagi nyo lang tingnan is kung paano nagsimula si Idol, si Lodi. Paano siya nagsimula? Ano yung ginagawa niya nung simula? Nung nasa level mo pa lang. Huwag mong tingnan kung ano yung kasalukuyang ginagawa niya. Hindi mo kaya yun. Hindi mo pa. Sorry for, ano, mali yung una ko sinabi. Hindi mo pa kaya yun. Wala ka pa sa level na yun eh. Kaya huwag mong pilitin. Mag-focus ka sa kasalukuyang level kung nasa na level ka. Tapos alamin mo kung anong ginagawa ni Lodi nung nasa level niya, ikaw. Yun ang gagayahin mo. Okay? So yun. Yan ang ano, suggest yung regarding them. Power, no? Payaman. Marami man natututunan. Power ba? Power? Payaman na ba? Comment kayo dyan kung marami kayo natututunan. Okay. So, next. Next question tayo. Okay, from Master Jern Maya.
Okay lang ba na i-post ang product na binibenta sa personal Facebook account? Okay lang. Wag mo lang nga gagawing sari-sari store yung personal Facebook account mo. Yung kasi yung ginagawa ng iba. Okay? Disclaimer. Kung nag-work sa'yo yung ganun, yung ginagawa mong sari-sari store yung profile mo, ibig ko sabihin is, wala kang ibang post kundi binibenta mo. Yun lang talaga, wala kang ibang post. Kumbaga parang wala kang buhay. Parang hindi ka tao, para kang ano, para kang sari-sari store nga, ganun. Yun yung profile mo. Salip na Facebook page yan, naging profile. Kung nag-work sa iyo 'yon, nakakabenta ka sa ganun consistently, dituloy mo lang. Eh siguro ganun na yung ina-expect ng tao sa iyo, ay sari-sari store to. So titingin ako dito ng product para di ko alam, malay natin. Pero kung hindi nag-work sa iyo yung ganun, may problema kasi. No? Personal Facebook profile yan. Hindi yan sari-sari store. No, hindi dyan talaga dapat nagbibenta. Okay? So, pwede ka mag-post ng product na binibenta mo every now and then. Instead na ganito, ito, bibigyan ko kayo ng payaman tip, ha? Instead ng i-post mo, ay, grabe yung power payaman product, we are the best number one product in the whole universe, bumubuhay ng patay to, yung mga ganong pitch. Sa nagpipitch ka ng ganon, pwede mong gawin mong model ka ng product. Be the product of your product. Kasi ang mahirap sa mga nagbebenta sa inyo diyan, ha? Wag, kahit hindi niya kayo mag-comment para di kayo mapahiya, no? Binebenta mo yung product na hindi mo naman ginagamit. Power ka din eh, no? Power ka din eh, no? Tapos ang inadahilan, ang mahal kasi. Eh power ka talaga. kaya wala bumibili sa iyo, pansin mo. No, kung makabenta ka man, tsamba lang, no? Kasi hindi mo, ikaw mismo hindi ka naniniwala sa produkto mo eh. Ikaw mismo hindi mo tinatangkilik. Ah, ba't mo expect na makabenta ka sa iba? Diba? So sa industriya natin dito sa network marketing, be the product of your product. Sabi nga ng isa sa mga mentor ko, the best seller is a satisfied customer. Customer ka din ng sarili mong produkto. Diba? Eh kung gumagamit ka ng product mo, tapos isinishare mo lang yung resulta. Ito yung naging resulta sa akin itong product na ginagamit ko ngayon. Yun lang. Huwag mo na lagyan ng mga ano, ng mga ask me how. Huwag mo na, kahit hindi mo na lagyan ng mga ganun. I-share mo lang. Ewan ko, may mga kilala ba kayo na ganun? Usually yung mga nanay ganun eh. Yung pag merong isang nanay na grabe, sobrang ano, kahit nga hindi siya nagbebenta ng product na yun, na-satisfy siya sa isang product, tapos kwentong-kwento siya. Diba? Tapos ikaw nakikinig, grabe, anong product yan? Magkano ba yan? Saan ba makakabili niyan? Di ba napapaganon ka kasi ang galing niya magkwento dahil satisfied siya? Wala naman siya mga ginagamit na script. Wala naman siya binabasa. Nagkukwento lang siya. Kasi satisfied siya eh. Ganun. The best seller is a satisfied customer. Satisfied user. Di ba? So yan, power payaman tip pagdating sa pagbebenta. So, power no? Alright, next question. Meron pa ba? Okay, from Jemmer, ka Jemmer. Tama po ba na tumigil muna ako sa pag-i-invite sa prospecting ko kasi wala pa po ako result? Then hindi naman ako tinuturuan ng uplines ko. Paano mag-invite? Puro presentation lang. So, Jemmer, parang sinabi mo na din na nagtayo ka ng sari-sari store tapos okay lang ba kahit wala muna akong papuntahin ng mga customer doon kasi hindi pa ako kumikita eh. Parang ang layo ng logic. Nagtayo ka ng karinderya. Okay lang ba kung wala muna akong pakainin kasi hindi pa ako kumikita? Teka lang. Paano kakikita kung wala kang papakainin? Diba? So, ito yan. Akala nung iba, ito is isa pang problem sa ano. Ito yung isa pang problem sa pag ang way ng pagpapapayin is puro pakita ng maraming pera. Ito yung isang nagiging problem. Na inaakala nung mga nagsisimula, nung mga bago, is kailangan rin, marami na rin silang pera para makapanghikayat. Tapos idadahilan nila, hindi ako nakakapagpasali kasi hindi pa ako kumikita eh. Paano kang kikita kung hindi ka makakapagpasali o makakabenta? Paano mangyayari yun? Diba? So, alam mo yun, yun yung isa sa problem. Kaya, iwasan yung mga hype-hype na yan. Iwasan nyo yung mga, ano na yan, yung mga tawag dito yung mga pakita-pakita ng pera na madami pera na yan. So, yun yung nagiging problema sa ganyan. Ay, kaya kasi sila nakakapanghikayat kasi kumikita na sila eh. Ang daling gamitin na excuse nun. No, ang daling gamitin na excuse nun. So, ito yan. Una-una sa lahat,
para din sa mga nagtatanong na katulad nung kay Jemmer, no, hindi ano yun, wala yun sa kinita. Ang dami kong napapasali, hindi ko naman sinasabing kinikita ko. Ngayon sinasabi ko talaga kasi kailangan eh. Kasi ang ginagamit na presentation ng buong grupo ko is kwento ko eh. So kailangan ko talaga magpakita. No? Pero kaya ko magpasali na hindi ako nagpapakita ng resulta. Nagawa ko na yun ng paulit-ulit. Yung mga pinepresentahan ko ng personal noon. Ang na, 2018 pa yata, 2019 pa yata yung huling huling naaalala ko na nagpresenta ako ng nagmano-mano ako. 2019 pa. Oh, wala na ako ibang maalala eh. So ganun. Yung presentahan ko na yun, napasali ko siya. Wala akong pinapakita sa kanya na kinita ko. Ano yung pinakita ko? Yung kinikita ng mga member ko. Okay, yung kinikita ng mga member ko. So sa case nyo, wala kang mga members, no? Yung kinikita ng ano? Ng mga successful sa inyo. Pero hindi ko pinakita yung mga milyones, ha? Hindi ganun ang pinakita ko. Ang pinakita ko dun sa kausap ko, kasi estudyante siya. Okay, babae, estudyante, bata pa. Ang pinakita ko sa kanya is yung mga maliliit lang, yung saktong income lang. Kumita ng 2,000, kumita ng 5,000. Mga ganun lang. Hindi ako nagpakita ng mga 100,000 na mga kinita, milyon na kinita. Hindi ako nagpakita ng ganun. Kasi yun yung madali niyang matatanggap eh. Hindi ako nagpakita ng kinita ko. Kasi dati malaki ng kinikita ko nun. Hindi ako nagpakita ng kinita ko. Pero napasali ko. Wala yun sa ganun eh. Diba? Pwedeng strategy yun. Pero ako personally, hindi ako mahilig magganun eh. Hindi ako mahilig magganun na sali ka sa akin kasi payaman ako eh. No, ayoko ng ganun kasi nga, yun din ang iniisip ko na kapag ginaya ako is, ibig sabihin, kapag ginaya ako is madali ako magagaya pagdating sa presentation kasi hindi naman ako nagpapakita ng mga cheke-cheke na mga inaabani kong pera na ganun. Wala naman problema sa pagpapakita ng result, basta magbibigay ka lang ng disclaimer. Kung wala kang result, pakita mo, share mo yung result na ng ibang tao. Diba? So wala namang kinalaman yun sa iyo sa paano ka kikita in the first place kung ganun, di ba? Kung hindi ka mag profit producing activity. So ito pa, meron akong tinuro sa YouTube recently lang na hindi masyado nabibigyan ng focus yung pagbebenta. Di ba? Recruiting, puro recruit. Kaya ako personally, ang tinuturo ko sa mga baguhan ko na members, mga bago pumapasok sa akin, whether may experience na o wala sa networking, tinuturo ko sa kanila is selling lang muna. Selling lang. Kailangan muna nilang kumita sa selling. Kasi resulta pa din yun eh. Pag tinanong sila, kumita ka na ba dyan? Oo. Yun lang ang sagot nila. Oo, kumita na ako. Tapos, wala nang masyadong, wala nang choba-choba pa. Oo, kumita ako. Ito binibenta ko. Nakabenta nga lang ako kanina eh. Ganun lang ang sagot. Kasi totoo naman eh. Ha? So kung talagang naniniwala kayo sa ganun na para ka makapagpasalis, kailangan may resulta ka, di magbenta ka. Di ba? Magbebenta ka lang ng product para magka-resulta ka, para kumita ka. And then yung gamitin mo na resulta. Di ba? So yun. Yun kasi nagiging isa din sa nagiging problema, puro recruiting lang yung itinuturo. Di ba? No, pagka puro recruiting lang, yan isa sa mga nagiging problema. Pwede ka naman magbenta eh. Hindi naman design yung products na binibenta natin. Okay? So, yon. So, I hope nasagot ko yung tanong ni Jemmer. And para sa inyo, may mga ganun din na klase ng concern. Okay. So, shout out sa mga first time. Meron ako nakita si Vince. First time. Si Jen? Eng? Ano ba? Hindi ko alam. Eng? Tama ba yung pronunciation ko? Ronnie, first time. Ayan. So sa mga first timer, I hope na makasama namin kayo every Friday 8 PM Philippines time dito sa ating Q&A session. Okay, so maging kabilang kayo sa mga payaman. Yung mga payaman na tinutukoy ko is yung complete attendance, yung palagi nandito, yung consistent umaattend. Okay, next question tayo. Asa na? Okay, from Michael. Hi. From Michael Ligas. Ano po ang sikreto sa business? Kung meron man po kayong sikreto,
Okay, meron na akong sikreto. Ang sikreto ko ay walang sikreto. yun ang sikreto ko. Walang sikreto. Diba? Kasi, ito yan eh. Dati, naiintindihan ko naman kayo kasi kung ganito rin yung question nyo, naiintindihan ko naman kayo kasi ganyan din naman ako dati. Kumbaga, ang tawag kasi sa ganito is yung lotto mentality. Na merong secret yan. Meron yung pinipindot na button o kaya meron yung fairy godmother na pinaghihilingan. Kaya yun yung mayaman. Merong sikreto yan. Kailangan malaman ko yung sikreto. And na-realize ko, ilang taon yung sinayang ko kakahanap ng ganun. Wala namang ganun. Yeah. Ang pinakang, ano, ang pinaka, sa sobrang obvious nung sikreto na hinahanap natin, sa sobrang obvious, hindi natin pinapansin. Okay, sa sobrang obvious. Kasi the moment na lumabas yung libro ni, tawag dito, ni Napoleon Hill, Think and Grow Rich, wala nang sikreto sa success eh. Nabanggit niya na doon. Tapos nagsunod-sunod na yung mga ano, mga dati kasi hindi sinishare ang success eh. Dati kasi ang success is exclusive lang para sa mga may mga tag dito. Royalty, mga ganon. Sa mga may mga lalaking factory, may mga malalaking apelyido. Exclusive lang sa kanila yung pagyaman dati. Ngayon hindi na eh. Kahit sino na talaga pwede. Kaso nga lang, hindi pa rin ganun kadali. Kahit sino pwede. Pero hindi lahat pwede. Hindi lahat pwedeng yumaman. Okay. Hindi lahat yayaman. Pwede lahat yumaman pero hindi lahat yayaman. Kasi hindi naman lahat willing gawin eh. Yung mga dapat gawin para umasenso. Diba? Sobrang obvious. Sipag. Diba? Tiyaga. Sobrang obvious. Diba? Kung isipin nyo, hindi naman yan eh. Hindi naman yan. Ayun na nga eh. Yun na yung problema. Kaya ganyan yung resulta mo. Diba? No, kaya ganyan yung resulta nyo. Kasi kung hindi yung mga simpleng bagay na yon, yung mga simpleng bagay na tag dito na hindi nyo pinapansin na yun naman talaga yung kailangan. Yun yung dahilan bakit di kayo kumikita. 'Di ba? Yun talaga yung dahilan. Walang sikreto, walang super duper rainbow magical strategy. Na basta malaman mo lang, yayaman ka kagad bukas na bukas pagkagising mo, umuulan na ng pera. Walang ganun. Kakahanap nyo ng madali, palagi kong sinasabi, kakahanap mo ng madali, lalo kang tatagal. Kakahanap mo ng mabilis, lalo kang babagal. No? Kakahanap mo ng madali, lalo kang mahihirapan. Okay, walang sikreto. Ang sikreto ay walang sikreto. Okay, so sipag, tiyagain mo, mag-improve ka every single day, aralin mo ng aralin. Dahil nagkakamali ka, sa halip na magdadrama ka dyan, parang bata, isipin mo, ano yung pwede kong matutunan sa pagkakamali na to? Sabi nga eh, narinig ko to kay Tony Robbins. Kanina lang nakikinig ako ulit ng training niya. Kapag ka tayo nag-succeed, nagpa-party tayo. Kapag tayo nag-fail, nagpa-ponder tayo. Ang galing nun eh. O nga no? Kasi the moment na, sa success, yun yung ano eh. Ang success is, ano yan eh, byproduct ng dami ng failures na pinagdaanan mo. Reward, kumbaga. Wala ka naman matututunan dun eh. I-celebrate mo, masaya, masarap sa pakiramdam. Pero ang lesson, nandun sa mga pagkakamali. Na itinama mo, kaya mo na-achieve yung result na gusto mo. Is pansinin mo, pag sinabi kong ano, even yung simple result, yung unang sale mo, di ba? Unang income mo, unang pay-in mo, unang benta mo ng product. Malamang, possible na maraming beses ka na na-reject, maraming beses ka nag-fail before. And natuto ka dun sa mga pagkakamali na yun and then try ka ulit. Sabi nga eh, a winner is once a loser who tried again. Ang isang winner, dati lang rin silang talunan pero nag-try again hanggang sa naging winner. So yun, walang, ang sikreto ay walang sikreto. Sipag-tsaga. Yung 5 M's of success. Kung di nyo alam yun, access nyo yung Walang Pawiran Bootcamp. Doon ko tinuro yung 5 M's. Okay, so nandito rin yun sa link dito sa video na ito. Kung pinapanood nyo to sa Facebook, nasa taas yung description, nandun yung link. Pinapanood nyo to sa YouTube, nandun yung, nasa ilalim ng description yung link. Alright, next question. Meron pa ba? Marami ba kayo natututunan?
So, comment kayo dyan kung marami kayo natututunan so far habang naghahanap pa ako ng kasunod na tanong. Okay. Okay. Ayan, shoutout pala dito. Mayroon pa pala akong may shoutout dito. Ryan, Rolly, Ludeline, ayan, Marites, ayan, shoutout sa inyo. Alright. Okay, from Jojo. Jojo Gerokia. Tama ba ako? Jojo. Tama ba na mag full-time kaagad kahit kulang ka pa sa knowledge? Okay. So yan, magandang tanong to. Full-time daw kasi pag nag-full-time ka daw, yayaman ka na. Ipower pa yaman, grabe. Kalokohan. Walang kinalaman yun sa full-time, part-time. Kasi kung sa pagiging part-time, eh, hindi ka nagkakaresulta. Kahit mag-full-time ka, di ka pa rin magkakaresulta. Kumbaga, hindi ka napagkatiwalaan sa maliit, di ka rin mapapagkatiwalaan sa malaki. Same principle. Ganun din yun. Wala yung kinalaman dun. Napakaliit na factor lang. May factor yan, pero napakaliit na factor lang nun. Kasi may majority sa mga members ko part-timer, pero marami sa kanila kumikita. Part-time. Especially yung mga OFW. Meron nga akong leader. Shout out kay Coach Efren. Wala siya dito. No? Mahataw yun. No? Na inaabot ng 24 hours or higit pa yung trabaho niya sa Saudi. Nung nasa Saudi pa siya. Na ngayon, nakapag-for good na siya. Di ba? Anong kinalaman nun? Walang kinalaman yun dun. Kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Mga loser lang naman yung nagdadahilan eh. Nakulang kasi ako sa oras. Pucho, nakakapag-ML ka pa nga eh. Kulang ka sa oras. Nakakapanood ka pa nga ng K-drama eh. Kulang ka sa oras. Updated ka pa nga sa mga chismis sa mga celebrity. Kulang ka sa oras. Kalokohan. Diba? Oh. Kahit huwag kang, di mo na kailangan umamin dyan. Alam mo naman sa sarili mo yon. So walang kinalaman yung ano, maliit na factor yung full-time, part-time na yan. Ngayon, meron akong mga, tawag dito, may mga checklist na pinoprovide pagka magpa-part-time ka na. Unang-una, kailangan yung kinikita mo sa negosyo mo is consistent na it's either equal or mas malaki, mas maganda ko mas malaki, sa kinikita mo sa trabaho mo. O kung nagtatrabaho ka, kung ano man yung ginagawa mo. Unang checklist yan. Okay? Itong checklist na to, very crucial ito, especially pag ikaw ay may responsibilidad sa family. Pero kung wala, bahala ka sa buhay mo. Mag-decision ka, bahala ka sa buhay mo. Kung wala ka naman responsibilidad, especially kung ikaw ay hindi naman dependent. Kung independent ka, mag-isa ka lang, single ka. Diba? Madali sa'yo makapag-decision ng mga ganito. Kasi ikaw lang naman mahihirapan eh. Kung ano man ang maging decision mo. Kasi ganun yung nangyari sa akin nung nagsimula ako. Nag-full-time agad ako. Buti na lang. Kasi ano pa ako noon eh, power-power pa ako noon eh, nababaliw-baliw pa ako noon, utu-utu pa ako ng mga time na yun. Bago pa lang ako, ano magagawa ko? So, nag-full-time agad ako, buti na lang wala akong responsibilidad. Kaya, ang galing talaga. Buti na lang wala akong responsibilidad. Buti na lang wala akong sariling pamilya nung mga time na yun. Kasi kung meron, siguradong sira. Diba? Kasi ano ko eh, nung mga time na yun, hanggang ngayon, ganun pa din naman ako. Pero, this time, nag-iisip na ako. Hindi katulad dati na power-power lang. Na kung anong gusto ko yung talagang gagawin ko na hindi nag-iisip. So yun yung ano, kaya okay, buti na lang kasi single ako. Pero kung yung may responsibilidad ka, kailangan mo tong mga checklist na to. No, kailangan mo na mas malaki yung kinikita mo consistently kumpara sa mas malaki or equal, consistent ha. Ibig sabihin at least 6 months consistent na mas malaki yung kinikita mo compared sa work mo. No? Ikalawa, kailangan makapagtabi ka ng at least 6 months emergency fund. 6 months. Ibig sabihin, halimbawa, ang expenses nyo ng family mo is 20,000 per month. Yeah. 20,000 times 6, 120,000. Kailangan may at least savings ka na ganun, 120,000 for the next 6 months para may buffer ka. Pag nag-full-time ka na, hindi naman kasi, ano eh, kaya nga, yung una, di ba, yung una kailangan kumikita ka na consistently. Kasi buffer mo lang yun eh. Kung saka-saka, kasi ang sales, na, ang sales hindi yan parang sa trabaho eh. Lalo na kung nasanay kayo sa trabaho na fixed salary. Hindi ganun dito sa negosyo, hindi sales. Tataas, bababa yan, tataas, bababa. Ganun talaga.
So at least kung dumating man yung downtimes, which is nangyayari talaga yan, may backup ka. No, hindi magugutong pamilya mo. Okay? So yun yung number 2. Number 3, kailangan, kung ikaw ay, tawag dito, yan, lalo na kung may asawa ka, kailangan is, masabi mo yan sa kanila. Okay? Pero syempre, kailangan na nagawa mo na yung una, yung unang dalawa, para hindi na madaling, hindi na mahirap kausap si partner. Especially kung negative yan. Pero kung nagawa mo na yung unang dalawa, hindi na yung negative for sure. Kumikita ka na eh. Di ba? So, kausapin si partner na ito yung magiging decision. So, malamang supportive na yan. Nagawa mo na yung unang checklist eh. Yung una at ikalawa. Okay? And then, ikaapat, kailangan ay ano ka, tawag dito, buong-buo na yung loob mo. Wala nang balikan. Kasi kung ang iniisip mo is, sige, subukan ko mag full-time. Pag hindi nag-work, babalik na lang ako sa trabaho. Huwag ka nang mag full-time. No? Huwag na. Mas maganda, mag-quit ka na nga lang eh. Mas maganda, mag-quit ka na lang. Hindi para sa'yo yung negosyo. Di ba? Kasi kung ganun yung way ng thinking mo, may exit plan, wala. Kasi in the first place pa lang eh, pwede mo, the moment na nag-full-time ka, nandun na sa isipan mo yun eh. Nandun sa isipan mo yun eh. May babalik ka naman ako eh, kaya okay lang. Okay lang eh. Sige, ano muna, chillax muna ako. Di mo na ako hataw ngayon. May babalikan naman ako eh. Yun yung nagiging, dun siya magiging problema. So ito is yung mga, yung checklist na yun na binigay ko sa inyo, yan ay yung mga para sa inyong may mga responsibilities. May responsibility sa pamilya, breadwinner, may sinusuportahan ka, di ba? Pero kung ikaw lang naman mag-isa, bahala ka. Pwedeng hindi mo machikan lahat yan, bahala ka. Kasi ikaw naman ang magre-risk ng lahat eh. Wala namang maghihirap sa paligid mo kundi ikaw, and it's fine. Yeah, kasi ikaw naman yan eh. Ang mahirap is yung may umaasa sa'yo, tapos mahihirapan din sila dahil sa decision mo. Yun ang iniiwasan natin. Okay? So yun yung ano, yun yung tamang way para sa tamang way, tamang process kung nag-iisip ka mag full-time sa negosyo. Okay? Kaya ano eh, kasi ang nangyayari dito, Meron naman kasing may argument naman kasi yung ano, sa ito ha, sa negosyo, hindi kasi talaga dapat tayo risk taker. Yung sinasabi nila, dapat you must take risk. Kalukuhan. Kalukuhan. Calculate your risk. Diba? Kung gusto mong tumalon sa bangin, wala namang problema kung may parachute ka eh. Gusto kong ma-experience yung pagtalon sa bangin eh. May parachute ka naman, so okay ka. You calculated your risk. Yun ang ibig kong sabihin. May risk pa rin. Diba? May risk pa rin yun. Kasi halimbawa, hindi gumana yung parachute. No? Diba? May risk pa rin siya. No, wag naman sana. Pero yun ang ibig sabihin. At least you calculated. Na-calculate mo yung risk mo. Hindi yung tira ng tira. May mga tao, may mga personality na ganun, tira ng tira. Tapos pag nagkamali, tsaka na lang ayusin. Nasa sa inyo yun eh. Depende sa inyo yun eh. Pero sa akin kasi, para sa akin, hindi ako ganun eh. Kinakalculate ko yung risk ko. Pwede pa rin ako magkamali. I'm sure, meron pa rin ako, magkakamali pa rin ako along the way. Pero at least, konti na lang. Hindi katulad nung tira lang ako ng tira, di ako nag-iisip. Isang damakmak na magpagkakamali, di ba? So, pwede naman na-planuhin muna bago ko tirahin eh, di ba? So, yun. Yun ang ibig ko sabihin. Okay? Payaman ba? Power? So, it's already 8:51. So, isang tanong na lang. Okay, isang tanong na lang. Okay. Oh, ito. From Ronnie. Tanong ko po, as baguhan po sa isang company is, it's okay po ba na magpuyat hanggang 3 to 4 a.m. ng umaga para lang makapag-invite para may maging guest sa BOM? So, ito yan. Ginagawa ko rin to before. And dati, ang argument namin is, ang katwira namin is, ano eh, ganun talaga yung sakripisyo muna. Ayun, pay now, play later. Mali, bro. Paano siya naging mali? Kasi yung ang sinasakripisyo mo yung hindi worth it. Sinasakripisyo mo yung kalusugan. Health is wealth nga, di ba? Health is wealth. Yun yung hindi ko naintindihan before. Mabuti na lang hindi too late bago ko na-realize. Ito ha, alam nyo ba? Nagkukwento sa akin yung mentor ko. Karamihan daw ng mga kilala niyang networkers before, na mga super duper yaman, mga ano,
top performer, top earner palagi. Yung mga talagang mayayaman, mga patay na. And alam niyo kung ano yung cause? Karamihan sa kanila ang cause, heart attack. Bakit kaya? Magkakamag-anak kaya sila? And I doubt. Diba? Heart attack, heart disease. Yung mga ganun, may kinalaman sa ganun. Bakit kaya? Gusto nyo ba ganun? Gusto nyo rin ba ganun? At least mayamang ka naman, di ba? At least naka-Ferrari ka naman. Anong kwenta? Kung patay ka na. Yun yung ibig ko sabihin. Yun yung hindi ko naintindihan before. Buti na lang bata pa ako nung mga time na yun. Hindi pa ako matanda nung mga time na yun. Ginagawa ko yan 18, 19 years old, 20. Siguro hanggang 21. No, pero nung na-realize ko yun, bakit ko isasakripisyo yung kalusugan ko? Diba? Ang nangyayari kasi, sinasakripisyo ko yung kalusugan ko para sa pera. Tapos pag marami na akong pera, ibabayad ko yung maraming pera na yun para sa kalusugan. Bakit ko kailangan gawin yun? Diba? Bakit ko kailangan gawin yun? So, yun ang ibig ko sabihin. Hindi mo kailangan isakripisyo yung ang kalusugan mo para dyan. Diba? Hindi mo kailangan isakripisyo yun. Basta, ano para sa akin, basta kompleto ka 7 to 8 hours na tulog. Baka kasi, pwede naman kasing night shift. Para katuloy yung call center niyan, diba? Night shift. Diba kasi, yung market ko kasi ko, nasa ibang bansa eh. Ganong oras kasi, gabi pa lang sa kanila eh. So, pwedeng, ano, basta kumpletuhin mo lang at least 7 to 8 hours. 8 hours na tulog. Tapos, gawin mo lang consistent na ganon. And syempre, mag-take ka ng supplements, mag-exercise ka, kumain ka ng tama. No, alagaan mo yung kalusugan mo. Mga ganon. Kasi, ano yan eh, tawag dito, hindi worth it. Kasi yung kwento sa akin ng mentor ko na yun, yung ganun, yung umaman, mga networker, tas namatay sa heart attack. Medyo na ano ako dun eh. Sabi ko, na-shit ako dun eh. Sabi ko parang, teka lang, parang ayaw mangyari sa akin yun. Ayaw kong ganun yung maging ending ko. So sabi ko, kaya alagaan yung kalusugan. Ang least na magagawa natin is iwasan yung mga ganun. Iwasan bisyo, iwasan... Hindi ako nagbibisyo, wala akong bisyo. Hindi ako nagsigarilyo. Nagsigarilyo ako occasional, pero yung huli kong pagsigarilyo, kailan pa? February 2019. Yun yung nagpunta kami ng Palawan, nag-ano kami doon, nag-inuman, nag-enjoy. Tapos after nun wala, hindi naman ako addict sa ganyan. So, ganun. Hindi ako talaga nagbibisyo. Even yung mga leaders ko na nag-yosi, alak okay lang eh, basta moderate, hindi palagi. Okay lang, wala namang problem. Pero yung yosi kasi wala talagang magandang maidudulot yan eh. So, yung mga leaders ko na gano'n, nag-yosi, tinuruan ko sila na mag-vape na lang hanggang sa itigil nila. Kasi yun naman talaga yung purpose ng vape eh, para hindi ka na mag-yosi, tas utay-utay mong itigil. Kasi dati nag-vape din ako. Nag-vape, tapos wala na, ayoko na ng gano'n. So, yun. Alagaan yung kalusugan kasi walang kapalit na halaga yan. Walang kapalit na halaga yan. Kahit bilyonaryo ka pa pag tinamaan ka ng sakit, walang kwenta yung pera mo. Marami na kayong, hindi to galing sa akin lang ha. Hindi ako naghahaka-haka ha. Mag-research kayo. Mag-search ka sa Google ng mga ganong case. Milyonaryo, bilyonaryo, namatay sa sakit. Wag nating hayaan na mangyari sa atin yun. Okay? So, yun, disiplina lang, disiplina. Meron kang 16, kung ikaw ay full-timer, meron kang 16 hours a day, per day, 16 hours a day, para makahataw. 16 hours, 8 hours na tulog. Yun, kompleto mo yung 24. So, sa 16 na yun, nandun na yung paligo mo, yung pagkain mo, kung ano pang cheche-boreche. Pero, yun, 16 hours, so masulit mo na yun every single day. Diba? Hindi naman na kailangan na lampasan pa yun. Kasi kung sa 16, katulad nung sinasabi ko na kanina, kung sa 16 hours na yun, hindi mo pa rin magawa na madisiplina yung sarili mo, magka-resulta sa ganun. Kahit magdagdag ka pa 17, 18, 19, walang kwenta yun. Ngayon, tapos yun pa, nasasacrifice yung buhay. Meron lang akong 3 principles na sinusunod, 3 rules sa buhay ko na sinusunod ko. Nagagawin ko lahat ng gusto ko. As long as, hindi ko nalalabag yung tatlong rules na yun. So, pwede nyo rin tong i-apply sa sarili nyo. Number 1, wala akong nilalabag na batas.
gagawin ko lahat ng gusto ko as long as wala akong nilalabag na batas. Number two, gagawin ko lahat ng gusto ko as long as wala akong inaapakang ibang tao. Wala akong inaagrabyado. Kasama yung pagiging unethical networker dun, ha? Wala akong inaagrabyado. So, yun number two. And number three, gagawin ko lahat ng gusto kong gawin as long as hindi ko nasasakripisyo yung kalusugan ko. Gagawin ko lahat ng gusto kong gagawin, lahat ng gusto kong gawin, basta wala akong nalalabag dun sa tatlo na yun. Yun. Yun yung sa akin. Okay? So, that's it. I hope marami kayo natutunan. So, pasensya na doon sa mga hindi ko nasagutan ng mga tanong. Kung may mga tanong pa hindi ko nasagutan, bawi na lang next Friday, 8 PM, Philippines time. Mag-set na kayo ng alarm sa mga cellphone nyo. Na every Friday, 8 PM, Philippines time, nagpapawiran tayo dito. So, marami kayong natutunan tonight. And, yun nga, access nyo yung Unlimited Prospect Sandbook. Makikita nyo yung link sa taas. Kung pinapanood nyo itong Facebook sa... Pinapanood nyo itong live sa Facebook, nasa taas yung description, nandun yung link. Kung pinapanood nyo to sa YouTube, na sa ilalim yung description, nandun yung link. May makikita rin kayo nagalaw dyan, no? Ayun, hanapin nyo na lang dyan. So, I hope na nakatulong ako sa inyo, nakapagbigay ako ng value sa inyo. Kita-kits tayo next Friday. Set kayo ng alarm, 8 PM Philippines time. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye and God bless.